Simula July 10 ay papayagan na ang religious gatherings sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at MGCQ. Gayunman, limitado lamang ang capacity at mahigpit pa rin ipatutupad ang health protocols. My report, si Leander Denver Garcia. Papayagan na ang religious gatherings simula sa July 10 sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, pinagtibay ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang religious gatherings na 10% capacity sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at 50% naman sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Pinapayagan na rin ang practice session ng mga basketball at football teams. Ito po para sa mga sports buff, no? Inaprubahan ng Philippine Sports Commission, Games Amusements Board, Department of Health, Joint Administrative Order, kung saan nakalagay ang guidelines para sa health-enhancing physical activities at sports sa panahon ng pandemya. Pinayagan po yung practice at conditioning ng basketball at saka ng football. Sangayon po sa request ng PBA at ng ibang mga football association. At para naman po sa talagang gusto na po magsimba, pinayagan din po ang religious gatherings, no? Pero hanggang 10% lang po, no? At ito po ay epektibo sa July 10, 2020 sa areas na GCQ. Siyempre po, sa areas na MGCQ, patuloy yung 50%. Magkakaroon muna po tayo ng dry run, no? Na 10%, ito mga darating na linggo, no? Pero yung 10% po na allowed na ang lahat ay magsisimula po yan ng July 10. Importante po na sundin natin ang mga minimum public health standards tulad ng social distancing, pagsusuot ng face masks at iba pa. Samantala, inaprubahan din ng IATF ang rekomendasyon sa pagpapalawig sa testing strategy para magamit ang 10 milyong PCR testing kits na nabili na ng gobyerno. Dahil dito, hindi lang anya ang mga may sintomas ng sakit at mga nagkaroon ng contact sa mga nagpositibo sa virus ang isa sa ilalim sa COVID-19 test, kundi maging ang mga asymptomatic, maging ang mga frontliner kasama na ang mga miyembro ng media ay maaari ng isa ilalim sa COVID-19 test. Inaprubahan ang rekomendasyon ng National Task Force sa pakipag-ugnayan kasama ang DOH at ang PhilHealth. Ang unang rekomendasyon ay ang expansion ng testing strategy para magamit ang gusto ang 10 milyong test na nakalap po at nabili na ng gobyerno. Kasama na po sa itetest ay hindi lang mga symptomatic at hindi lang yung mga nagkaroon ng contact sa mga mayroong COVID-19. Kasama na rin po ang mga asymptomatic posibleng makakasama na rin po yung iba pang mga frontliners gaya po ng media, no? Itetest din po natin yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagsisilbing mga frontliners. Pero siyempre po, kung sino talaga yung mapapasama sa expanded testing natin, na meron na po tayong 10 million nga na PCR testing kits, ito po ay ibabase pa rin sa expanded testing strategy na subject sa guidelines na i-issue po ng National Task Force at DOH. Para sa Eagle News, Leander Denver Garcia. We live in interesting times.